Magandang araw mga ka-province life. Welcome back po muli sa ating munting channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po para lagi po tayong updated sa ginagawa natin dito sa ating farm, sa mga dinadalaw nating farm, sa mga pinapakita nating mga baboyan ng mga ibang kasamahan din natin mga ka-province life. Itong baboyan na to ay nakita nyo na to dati. Ang ipapakita lang natin ngayon ay yung pagpapakain nila, yung style ng pagpapakain nila. Kasi maganda yung pagpapakain nila mga ka-province life, kakaiba, at alamin natin yung feeds na pinapakain nila. Parang mix kasi talaga ito mga ka-province life, magandang alamin natin tong pinapakain nila ngayon para mas makita natin mga ka-province life yung style nila, yung kung paano sila magpakain, yung pag-aalaga nila ng magandang baboy. Ang gaganda talaga ng mga lahi ng baboy dito mga province life. Kalahat, karamihan talaga dito ay pit train at saka durok. Alam nyo naman yung mga ganyang klase ng baboy mga province life. Dito nga mga ka-province life ay makikita nyo yung pagpapakain. Ayan, nakikita nyo yung feeds. Kikita nyo yung mga baboy na ang tataba. Siguro nasa 2 buwan na to mula nung panganak. Malalaki na. 2 buwan at kalahati na siguro to, or 2 buwan nandyan lang yung edad nito mga ka-province life. Kasi maganda yung magpakain nila. Unlimited pala yung kain. Pero siguro mayroon unlimited na pakain. Mayroon ding yung sakto lang. Kumbaga paiba-iba rin yung style nila mga province life. Kung nakikita nyo naman yung iba, hindi na kumakain, ibig sabihin busog na. Naaabot na yung limit ng kabusugan. Kaya ganun kaganda yung mga baboy nila. Halatang mixed feeds lang yung gamit nila mga province life. Hammered na mais din to. Mayroon ding hammered na mais at saka halong feeds. Yun yung mga pagpapakain nila mga province life. Nakikita nyo yung resultang tataba. Hammered na mais. Talagang kahit saan yung hammered na mais talaga ay maganda, lalong-lalo na siguro sa talagang malalaking mga pigiri, yun daw yung mga ginagamit nila halos. Kaya yun, talagang gustong-gusto ko itong mga baboy nila mga province life, ang gaganda talaga. Kung talagang napapansin nyo, crossbreed talaga yung mga iba, crossbreed ng durok at saka pit train, pure pit train at saka pure durok. Kaya namimiss kong mag-alaga ng ganitong klase ng baboy mga province life, yung talagang pit train. Maganda talaga sa katawan, mabibigat tignan, mga talagang makikita mo yung katawan niya na maganda. Sa large white at land race naman okay na okay, parehas lang din naman mga province life. Siguro yung nakakapang linlang lang ng katawan ay yung batik-batik, yun malilinlang ka sa ganda ng katawan. Pero sa timbang naman yung bininta natin dati, talagang malaki talaga, solid talaga. Yun nga din si Damulag ba yun? Naalala nyo yung gagawin ko sa nang inahin dati si Damulag. Pit train yun siya mga ka-province life, kaya napaganda. Yun, nakakamiss umupo dito yung may mga baboy pa tayo mga ka-province life. Yun, kung nakita nyo, napaganda talaga yung pagpapakain nila. Mixed feeds din yun mga ka-province life. Mayroong hammered na mais. Nakikita nyo naman mga ka-province life. Pino. Kumbaga, napaganda talaga yung pagpapakain nila. Bata pa lang, mixed feeds na sila mga ka-province life. O ito na yung manok natin, oh. Manok. Pero kung nakita yung style talaga ng papakain kasi nila is unlimited mga province life. Hanggang mabusog yung baboy, kasi yung mga baboy na nakita nyo naman humihiga na lang sa sobrang kabusugan. Kaya ganun siya ka okay yung pagpakain nila. Kasi tignan nyo naman mga province life, oh, busog na, natutulog na lang. Walang kabusugan na mga baboy. Yung iba naman, walang kabusugan. Kaya maganda. Maganda yung pagpapakain nila mga province life. Pero yung gasto siguro dito, magasto din kasi hindi tinitipid. Pero
Ganun talaga, huwag mong tipirin yung baboy, yung pag-aalaga ng baboy, yun talaga yung isa sa pinakamagandang picnic style para maging okay yung baboy. Kahit yung baboy ko, nakikita nyo yung mga alagang baboy? Nakikita nyo naman yung mga alagang baboy dati, sinasabi nila, hindi ba nagtatay ang baboy mo kasi sobrang pakain, sobrang daming tubig din yung nilalagay natin sa ano. Hindi po magtatay yung baboy, mga province life, pag sobrang kain. Wala namang magtatay pag sobrang kain. Meron lang talagang darating na araw na magtatay yung mga baboy kasi parang uso ng pagtatay or meron silang nagkasakit yung iba na hahawa. Ganun po yun, mga province life, hindi po yun dahil sa sobrang dami ng kain kasi yung baboy ko, kita nyo naman yung papakain ko, talagang tubig na yung pinapakain natin, tubig, pero maraming feeds yun, mga province life, hinihigop nila yung tubig tapos yung maititirang feeds kakainin nila, hindi naman sila nagtatay kahit sobrang dami ng tubig yung pinapakain natin. Depende lang yan siya, mga province life, magkakasakit lang talaga yan pag ano, pag nagtatay sila, meron lang kunting bakterya, kunting sakit, yun yung dahilan. Yun, inuulit na naman natin sa mga gustong umorder ng Madre de Agua. Chat lang po sa Facebook natin, Anwar Gambit. Kasi may mga province life tayong hindi nila napapanood yung ano, yung mga nakaraang video natin na about sa Madre de Agua. Dito mapapanood na naman nila kasi may magko-comment na naman, may mag-order kasi. Siguro dito nila mapapanood yun. Chat lang po sa Facebook natin, Anwar Gambit. Sobrang dami pa nating Madre de Agua, mga province life. Mas lalong ang dumarami. Kasi nga, yun, walang baboy na kumakain sa ngayon. Manok lang at saka pinuputol lang natin pag may nag-order. Yan, mga ka-province life, ito yung area natin, mas lalong luminis kasi yung mga manok dito sila tumatambay pag lumalabas sila sa ilalim, hindi na kailangan maglinis-linis dito, halos wala na mga damudamudat sa mga ano, ilalim ng mga puno. Yan, ganyan yung itsura, yan yung manukan natin, ganyan yung itsura ng dito sa palibot natin. Yan. Yan yung kulungan ng baboy. Ganun lang kasimple yung kulungan natin, mga province life. Yan, meron tayong tinanim dito. Kaso talaga, mga province life, hindi talaga pwede yung Madre de Agua sa malilim. Masyadong malilim. Yan, hindi gaanong lumalaki. Kasi nga, yan, malilim, may puno ng mangga. Saka dito rin, medyo hindi ganun kaganda. Pero sa kabilang side yan, tinatamaan niya ng araw. Kumpara dito talagang magaganda itong mga nasisikatan talaga ng araw. Kahit dito minsan, mga province life, tanghali lang sila na sisikatan ng araw, okay din naman, pero hindi ganun ka masyadong ano. Maganda talaga yung Madre de Agua, yung tinatamaanin siya ng araw. Pero hindi buong araw, mga province life, siguro mga parang ganito lang. Tanghali lang tatamaan or umaga lang tatamaan. Kasi yung lang dun, umaga lang naman tatamaan yung mga nandun, mga province life. Yun ay advice lang natin sa mga ano, magtatanim ng Madre de Agua. Ayan, umaga lang yan sila hanggang umaga, tanghali, hapon, wala na kasi doon na yung araw. Kumbaga, ganun lang yung dapat na tamaan silang araw, hindi buong-buong araw talaga. Para maging okay yung pagtubo niya, huwag din malilim. Ulitin ko kasi yan, tagal na yan, mga province life, pero hindi ganun lumalaki kasi nasa ilalim siya ng puno ng mangga tapos natabunan na siya ng kapwa niya, Madre de Agua din. Yun po yun, mga province life, sa mga magtatanim. Yun po yung advice natin. Yun, shout out tayo RRV Pastrana Channel. Pa-subscribe din po ng channel niya. Maraming salamat. Ngayon lang tayo nakapag-shout out na binasa ko yung mga comment na ano, hindi natin na-replyan, mga province life. Marami, napakarami pa. Re-replyan natin isa-isa na ngayon. Yun nga, maraming salamat, mga province life, at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta niyo, mga province life, dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan niyo yung ginagawa natin, kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shout out, at sa mga OFW na laging nandyan, at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo, mga ka-province life.